harassment dito if ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung pinatutunguhan ng aming investigasyon. Hindi namin po kasalanan yon. Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte, pero ngayon bumabatikos na, tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati ring Police General. Si Bato aniya ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Tinawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. I just would like to react on the reaction of Congress doon sa naging press con ko doon sa inyo, with you guys, di ba? Klaruhin ko, General Acop, sir, hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon. You were never a sip-sip to the Duterte administration. I never heard you sang praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya ay nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon, sir. Yung iba, hindi po ikaw. Kaya po, I'm very sorry kung you reacted that way. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. I have high respect to General Acop, to Congressman Acop. Isa yan sa mga PNR na naging politiko na hinahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Lacson, aking iniidolo ng mga PNR turned legislator. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga na kung sing ng praises towards Duterte and the war on drugs before, ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Yun lang po, I'm just being frank. Pero hindi po ikaw yun, sir. I never heard you sang praises towards the war on drugs. I never observed you to be sip-sip during the Duterte administration. Wala po akong nakita, sir, dahil magaling ka. Yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo. Pero sorry lang po, nagtataka lang ako bakit ikaw ay nagre-react. Hindi po ikaw kasama doon sa aking pinapatamaan. Klaruhin ko, General Acop, sir, hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon. You were never a sip-sip to the Duterte administration. I never heard you sang praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya ay nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon, sir. Yung iba, hindi po ikaw. Kaya po, I'm very sorry kung you reacted that way. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. I have high respect to General Acop, to Congressman Acop. Isa yan sa mga PNR na naging politiko na hinahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Lacson, aking iniidolo ng mga PNR turned legislator. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga na kung sing ng praises towards Duterte and the war on drugs before, ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Yun lang po, I'm just being frank. Pero hindi po ikaw yun, sir. I never heard you sang praises towards the war on drugs. I never observed you to be sip-sip during the Duterte administration. Wala po akong nakita, sir, dahil magaling ka. Your
yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo. Pero sorry lang po, nagtataka lang ako bakit ikaw ay nag-react. Hindi po ikaw kasama doon sa aking pinapatamaan. Kung gusto mo malaman kung sino yung pinatamaan ko, sir, alam mo naman siguro, nakikita mo dyan, nasa kasamahan mo lang dyan, just look around you, makikita mo yung mga tao niyan. But not you, to be frank about it. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. Yun lang. If your numbers are correct. Perhaps a written reply to the query of Kong Mark. Yes. And yes, we'll submit the same to the office of Kong Mark. Thank you so much. Next to interpolate would be Kong Leo Rodriguez. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa atin, Mr. Chair and Madam Secretary, the DTI family. Well, center of the main product that we have in Catanduan is of course, the number one is abaca, then the coconuts and perhaps other products that the DTI has already certified as a marketable, dahil sila po mismo sa DTI ang they allow some of our local manufacturers to join trade fairs and similar promotion and marketing services. Ang tanong ko po, ano po ba yung mga programang ibinabahagi ng DTI sa aming mga producers para una mas madami yung maingganyo na pumasok sa produksyon, halimbawa ng abaka at ng iba pang produkto, Madam Chair, Mr. Chair. Good afternoon, Honorable Congressman. I'll defer to ROG Asec Grace Baluyon for this question. Good afternoon po. For our programs for the identified sectors, dalawa po yung lens na tinitignan natin dito. Pwede pong MSME level yung intervention, pwede rin pong industry level. So yung coconut po, kasama po yun sa national program, no, ng coconut, which is we consider using the industry clustering approach. Ganun din po yung abaca, which is under wearables and home styles. Tsaka ano pa po yung isang sector, sir, hindi ko na take note. Yung una po. So anyway, Kong Leo, sir, ano po yung isa pang sector? Coconut. Abaca. Okay. So dun po sa ating programa sa DTI, pag MSME level po, tinitignan natin kung ano yung need nila. So kung mga bago po yan, nagsisimula tayo sa entrepreneurship,